Hi guys, welcome to Discord Tutorial 101. This time, I will show you how to use Discord as an online application or LMS for online teaching, online meetings, and for online classes. It starts, guys. First step is to open the Google Chrome. Just search Discord. Discord. Okay. Click the Discord, your place to talk and hang out. Okay. So, pwede na hindi natin i-download yung application na to, guys, kasi available siya sa browser. Okay, just log in. Kung wala pa kayong account ng Discord, guys, is pwede kayong mag-register. Click the register at napakasimple lang, guys. Type your email, gusto nyong username, password, at saka birth month at meron na kayong account. Okay, since meron na tayong account, ay mag-login na tayo. Okay guys, ito na ang Discord, guys. Ito na ang itsura ng Discord sa una mong pag-open. Wala pa siyang nakalagay, guys. Ang first step na yung gagawin dito, guys, is to customize your profile para mas makilala ka. Okay, as a teacher, customize mo yung profile mo. Change the avatar. Pwede mong palitan yung avatar picture mo dito o dito. Kasi meron akong picture, hindi ko napapalitan, guys. Pwede ka rin dito mag-change pass at marami pang ibang option. Okay? Ang important lang dito, guys, sa Discord, guys, is ang pag-create ng server. Paano ba mag-create ng server, guys? Simple lang, guys, ito. Just click the add a server button, yung plus button na may green na color. Just click it, okay? At ito, papapiliin ka dito kung anong platform ang gusto mo, kung anong template ang gusto mo. Kung pang gaming ba, purposes, or for social hangouts, or study group, artists and creators, or club and local community. So, pipiliin natin dito, guys, is study group since online class yung purpose natin sa Discord. Okay? Sa so, for me and my friends, for a club or community. So, community, guys, kasi maraming pwede mag-join dito. Okay? Dito, guys. Dito, papalitan natin yung pangalan natin na lagyan natin to ng Proofed 09. Ilalagay natin dito yung course description natin or course name, TTL. Okay? Proofed. Okay? And click the create. Pwede ka rin mag-upload dito ng picture na related sa technology kasi technology, guys. Okay? Ito na, guys. May welcome na tayo, guys. Pwede na tayo mag-invite ng friends and mag-personalize ng server. Pero hindi yan ang important part dito, guys. Ang important part dito, guys, is ang text channel at ang voice channel. Itong text channel natin, guys, is dito magdi-discuss ang mga students or ang teachers through chat. Okay, example, guys. Ito yung text channel ng lecture notes. Lecture notes. Itong channel na to, guys, is for lecture notes. Okay. Ito. Pag nakapasok na yung mga estudyante mo sa server mo, guys, is pwede na silang mag-chat dito. Pwede ka rin maglagay ng mga notes dito. Is what is educational technology? Yan, technology. Technology. Ah. Pwede ka maglagay dyan, guys. Napakasimple lang dito, guys. Is pwede, kagaya lang siya ng messenger, guys. Parang group chat, pero pwede ka rin makapag-send ng, ano dito, mga files. So,
basically guys, so create na naman tayo ng another text channel for work submission. Parang Google Classroom lang to guys, pero napaka-flexible guys. Nandito na lahat submission. Okay? Submission, work submission. Dito guys, ang ilalagay dito ng mouse dyante mo is your, okay, submit your output here. Output here. Napakasimple lang guys. Dito nila i-submit yung output. Ang nilagay ko dyan, submit. Nilagyan ko ng submit your output here guys para malaman nila na output lang ang pwedeng ilagay dito. For output only. At saka, pagkatapos niyan guys, is ipipin comment natin para kung sino man ang pumasok sa text channel na to, ay makikita nila agad ang description natin or ang message. Click more. Click mo lang yung more guys at pin the message. Okay? Oye, pin it. Okay guys, naka-pin na guys. Example guys is ako yung hudyante guys. Magsasubmit ako ng aking output. Ito sa conventional instructional technology. Pwede ka na mag-add comment guys. This is my output sir. Okay. This is my output sir. Okay. Upload na natin yan guys. Napakali dito guys. Oh. Napaka-downloadable agad guys. Oh. Kita nyo may icon dito guys. Makiklik lang yan ng teacher. Napakadali guys. Napaka-convenient. Okay. Okay. Download agad guys. Napakabilis dito guys. Ito yung mas may gusto kong i-recommend sa mga teacher dyan guys na gamitin nila as a LMS. Okay. Tapos dyan guys is pwede ka rin maglagay ng class announcement. Announcement. Okay. Ginawa ko to guys kasi para mas ma-organize ang yung LMS or yung text channel kasi hindi nagkakawatak-watak yung mga chat nila at magiging organized at mas madali nilang mahanap ang mga announcement or asan yung nila i-submit yung mga output nila or requirements is napakadali guys. Okay. Dito mga announce, pwede kang anong i-announce mo. One, we have make up class tomorrow. Okay. Enter. Pwede. Pin comment mo yan para hindi yan mawala. Okay. Dyan. For announcement only. Announcement only. Napakadali guys. Dito sa Discord guys. Napakonvenient. Okay. At pwede ka rin dito sa general guys, pwede natin i-edit to for any topic or any free to chat. Dito, mga social chat or mga chika-chika nila guys is dito lang, dito sila mag-chat. Okay. Dito chat, homework help, or off topic. Pwede dito sa off topic, session planning. Okay. Proceed na tayo guys sa pinaka-important part sa Discord is ang voice channel. Ano nga ba itong voice channel? Ang voice channel ay para lang video call or shall I say Zoom or Google Meet. Dito guys is pwede kang gumawa ng voice channel or natawag din nilang na
video channel. Okay? Gawa tayo ng lecture room. Okay? Lecture room papangalan natin for TTL. Create. Okay, may lecture channel na tayo. Got it? May lecture channel na tayo. Okay, nakapasok na tayo. Para malaman mo na nakapasok ka na is makikita mo dito sa baba na nandito na yung profile mo. Nandito yung nickname at yung avatar mo. At makikita mo dito na voice connected ka na at pwede ka nang mag-shared screen, mag-video call, okay? Pwede ka mag-on ng camera mo dito. Yung on ng camera mo at pwede mo nang i-invite yung mga janty mo na pumasok dito. Simple lang. Just dito. Simple lang. Just copy the link and send it to the any platform. Messenger. Okay. Wait muna guys. Okay, dito na. Pwede ka dito mag-send sa group chat nila, dito sa group chat, hanggang group chat dito. Ito group chat guys. Okay. Loading guys. Okay. Pagkatapos niyan is pwede na silang mag-join pag na-invite mo na sila guys. Pag mga na-invite na sila sa server mo. Yung server, ang tinatawag na server, ito yung as a whole na course mo or as a whole may text channel ka na, may voice channel ka pa. Nagawa ka ulit ng kailangan ng voice channel for breakout room for ng class ng group discussion. Kumbaga, gagawa ka ng group para hindi sila makadisturbo sa lecture mo. Sa walang magaganap na ingay ng mga estudyante mo pag nagle-lecture ka. Free to leave sila dito guys, free to leave. Kumbaga, pupunta sila dito sa kanilang mga grupo para mag-discuss na kanilang gagawin or kanilang requirements or going output. Gagawa ka ng group 1. Gagawa ka ng group 2. Group 2. Okay. Simple. Guys, group 2. Group 3. Okay. Group 3 lang guys. Okay. Pwede yan guys. Pagkatapos nila dito guys, pag may group activity na sila guys, is pupunta sila sa specific group nila. Okay? Make sure na nakagrupo sila, nakagrupo muna sila bago mo i-distribute dito kung saan sila pwede. Para ma-disseminate sila ng maayos guys at wala para fair guys, ang distribution is i-edit mo yung channel mo. Just yung channel, voice channel. Okay? Just edit and limit mo yung user na pwedeng makapasok dito, pwede 8 user lang. Okay? 8 user lang yung pwede. Okay? Save changes. X. Okay, ito na guys. Meron ng 8. Okay? May nakalagay dyan nga 8 lang ang pwedeng pumasok sa group 1. Dito rin sa group 3 is lilimitahan natin to 8 users. Save changes. Escape. Saka sa group 2, okay, easy lang. Magpa-easy guys. Okay, tapos na. Nakikita nyo guys na may 8 dyan nakalagay. Yan yung limit na pwedeng pumasok dito sa grupo na to. Meron din tayong tinatawag na lunch or study room. Study room 1 for studying. Pwede kang
easy lang ang pag-join dito sa mga channel na to, guys. Guys, just click the name. Just click the name. And to invite them, to join in study room to, example, is create invite. Ito lang. Send mo sa kanila yung link ay pag may Discord na sila ay automatic na makakapasok na sila kagad. Okay guys, example guys is sa lecture tayo guys, sa picture tayo. Ito yung mukha ko guys, makita kita dito. At dito sa kabila ang mukha ng mga estudyante mo. Dito, pwede mo turn on camera mo. Okay, turn on camera. Pwede kang mag-shared screen dito. Diba? Shared screen tayo. Shared screen. Your stream is stern running kasi... Okay. Ito na. Dito nga guys. Kasi naka-zoom ako guys. Hindi ko ma-open yung shared screen dito. Hide lang. Okay, dito na. Dito na. Pwede kang mag-shared screen dito guys. No. Pwede itong palakihin guys. O, ito. Palakihin guys. At napaka-comfortable dito guys. At saka if data lang gamit mo guys or cellphone is mababa lang ang bawas ng data mo. Yan yung sinasabi ng karamihan sa akin. Dito rin, pwede ka mag... Isa pa guys, is para din itong Messenger guys. Pwede ka mag-add friend dito. Yeah. Go back to home. Dito guys, oh. Dito guys, pwede kang mag-direct message sa mga estudyante mo na for example, may bagsak sila or may kulang sila ng requirements, i-chat mo sila dito. For example is Zelon Asteres, ay Asteres na number din number. Who's number? Number. Ang kanilang tag kasi lahat ng Discord user may sari-sariling tag. Example ito. Zelon, friend request ka. Ganyan. At makita mo rin sa online kung sinong mga friends mo na online at mga pending, mga blinap mo. So, mag-add friend ka dito. At saka, may new group direct message dito. Saka, dito mo makikita ang mga nag-message sa'yo sa inbox. Ito sa inbox na to. Okay? Wala pa nag-message sa akin kasi bago ko lang account ko. Ito lang. Sa pack-up, isa pa dito sa napakaganda ng application na to is pwede ka mag-explore ng public server. Sample dito. Public server to ah. Public server. Example is kung ilig ka na sa education. To, sa education ka. Homework help. Mayroon dito sa homework help. Dito tayo sa homework help papasok. Okay. Acquaint yourself with rules. Okay. Kailangan pa yan i-verify ng owner ng server. Okay. Okay. Pwede ka ng okay, another na naman na server ang ating papasukan related sa education. Pwede yung science and technology. Kung mahilig kayo sa science and technology, pwede kayong sumali dito. Maraming mga members dito. 88,996. Kung mahilig ka sa programming, ito sa Python, dito sa Tech Sources Club, MicTech, madami dito guys. Kung hilig mo naman ay music, dito, maraming musician dito, may 182 members, 300 members. Pwede silang, ito guys, pwede ito makatulong sa'yo para mag-grow ang talent mo at mag-improve ka pa. Kasi may marami kang makikita dyan ng mga videos and tutorial. Dyan. For gaming naman, dito, mili ka ng laro guys. For entertainment naman, kung gusto mo entertainment, guys, join.
join ka lang dyan. Pwede kang mag-chat dyan sa kanila. Okay. Yan yung mga magagandang feature ng Discord, guys. Yan lang munang may babahagi ko sa inyo, guys. Sana marami kayong natutunan sa akin at maraming salamat sa lahat. Thank you. God bless 2021. Bye-bye!